kami sa New Valley. At sabi ko rin ako dito para medyo maligamay ko ako. At hindi ko nakakala na makakilala ko sa akin. Dahil nasa facial ko, saka mga face mask. Kasi mga short ko pa ako. At maglilibang-libang ako. Ay, kailangan pa ako ng pastor Balada. At kasama ko si Justin. Takto. Si Justin. Oo, si Justin, ilang oras kayo nag-usap? Lahating oras ka ka. Okay, at ano nyo ako ay nagbigla, no? Kasi pagkat, ano ba, bilib nga ko, buhay ko, hindi ko lulubot ako. Medyo pa yung pastor, natulita na ba nangyari kay Pastor Miguel Barrera? Pero yun, Miguel Barrera. Tapos nga ako sa kanya, namatay ka nga ko, ha? Nagbigla ako, hindi ko matay. At ano kayo namatay? Cancer? Hindi mo akala yun sapagkat magandang kanyang katawan, matatag, may space room yun eh. No? Pero magandang gawain niya sa Molino Bukoon. No? At okay yung pitch sa kanya, nakatanda ko pa ay matatapos na yung kanyang elevator. Ano yung imagine na? Simbahan ba ito yung elevator para sa mga senior citizen? Simple, Pastor. Kasi simple po gagawin siya. Pag mayaman talaga yung simbahan niya, so may tapos ng aircraft mechanic, pero tinawag na Lord, yung Pastor. At yung kanyang kapal, yung Pastor din po sa California, nakapunta na po doon. No, ay, pagpay natin po, sapagat talaga nakakabigla, no? Yung kanyang wife at saka yung kanyang pong pamilya. At siguro hindi pa nila alam kung sino magpapatuloy po niyang gawain. Eh, isip ko, talaga rin, meron talagang hangganan ang kanyang accomplishment. Po, hanggang ko sa tuloy, tama na yan. Sa atin, malungkot, di ba? Pero siguro pero sa kanya, na maligay mo siya. Nasa pinig niya siya ng tuloy. Pag-pray mo, si yung pamilya po ng Pastor Miguel Barrera ng Bacoor, Cavite. Alright. Tapos so, pagkatay po ay malapit na ang ating anniversary, ilang linggo na lang, halos dalawang linggo na. No, tama, dalawang linggo na, di ba? At pagkang anniversary na medyo, pagkakas na tawagan kita, pupunta ni Ate Pim para makipag-ayos na tayo sa ating kinahanda, sa ating anniversary. Pero hindi po kami nakakapunta magpahanggan sa kanya. No? At kaya dahil ito, ay ibig ko pong ating palakay muli itong patungkol sa info kahalagahan ng church sa iyo. Ha? At muna din sa rewind, at tingnan, sabi ko rin eh, ano ba ang bahagi talaga ng church sa buhay mo? Gaano ba ito kahalaga sa iyo? Ha? Now, sabi mo, maliwanag ang Biblia, naman that Christ loved the church. Amen? Ito po yung inibig niya. Ha? At sa kanyang pag-ibig, eh, kanya pong ibinigay po yung kanyang buhay para dito. Amen? Amen? At siya ang naglagay, at siya ang tumawag ng pastor, ng pastor, di ba? Siya ang naglagay ng miyembro. Amen? Kaya ganun ito kahalaga sa kanya. At hindi lang ganun. Hindi siya ang tumawag ng pastor, siya ang naglagay ng mga miyembro, at siya ang nagbigay sa bawat miyembro na tinatawag ng spiritual gifts. Sa ganun pa rin, makakalawa mo na hindi ka naman basta maging miyembro, hindi pa ito gagawin sa church na yan. Amen? At ano ba ang gagawin niya? Ay siguraduhin mo na ito yung gagawin mo for the glory of God. At ganoon din, binigay sa Biblia na siya ang head ng church. Kaya ang lang tayo ng Baptist, binigay sa Biblia ng papery. At ang Biblia, hindi na niniwala sa Biblia po. Hindi na niniwala na ang church ng Panginoon ay meron pang iba magbibigay ng order sa kanya sa labas ng church. Na magdidikta kung gagawin ng pastor. Magdidikta. Okay, wala, ang Church ni Kristo ay walang asosasyon o konbensyon na mag-uulat siya. Wala. Alright? Sabag si Christ ang head ng Church. Okay? Now, in Acts chapter 2, verse 41 hanggang 47 ay kung babalik ko muli na po na ang Panginoon ay nagtigas ng 3,000 at yung 3,000 ito ay inigay niya sa Church.
may papakita po naman talaga na mahalaga sa bawat tao talagang tunay kung naligtas yung nanonood church membership. Bagaman, walang kaligtasan sa pagiging member ng church, pero importante na naging member ng church ng Panginoon. Amen? Kung talaga ito ay genuinely naligtas. Talagang naligtas ka by the grace of God. Amen? Pero yun, medyo ako'y malapit ng maniwala. Ang ganyan si pastor, sa mga talagang tunay na ligtas, no? Pero hindi mo pinili maging Baptist, maging member ng Baptist Church at iba pa ang inaligaw mong church, ay wala ka, mananagod ka sa Panginoon. May parang ka maniwala doon. Okay? Can you imagine, dumarap ka sa Baptist, no ba? Naligtas ka rito. Tapos natuto ka na, eternal security. Nahamon ka sa soul winning and evangelism. Yun, 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 yun. O tapos yung Baptist na doon ka na saved, ay hingi mo ka na yung mga mahal sa buhay. Pamilya mo, pangatapos mo, makontakt nila para maligtas din. Pagkatapos sa ibang church ka, tapos yung member ka, hindi ka sa Baptist. Amen? Yes, kayo wala nang mananag. Ba't sa iba ka lang church? Kaya nga, napakahalaga ng church. At yung gabi ay ibig kong ating pag-usapin ito minsan yung pagkakataon, this church in my life. Okay, this church in my life. Alright? At sapagat kung talaga ikaw iligtas, at gusto mo maglingkod sa Panginoon, no, ito po'y patutunayan mo at i-demonstrate mo dito sa church ng Panginoon. At sabi nito, ay ibig ko pong muli natin balikan itong paksa about what is the New Testament church? Okay? At ano ba, and what is the right kind of church? At ano ba ang dapat na ginagawa at meron sa church ng Panginoon sa Kristo. Dakilang Diyos, kami po yung patutubayan sa gabi nito, sa amin pong pag-uusap. At ngayon po, the Lord, ay ako din magdalangin po sa asawa at mga anak ni Pastor Miguel Barrera na kinuha mo po. Niniwala ko, the Lord, na yun ay takda pa lang para po sa kanya. At talagang yun lang ang ibig mo na ma-office niya. Kaya ko lang ito madalangin din ng comfort sa kanyang pong pamilya at sa kanyang pong church na ibinigay mo at naiiwan niya. I pray me, Lord, sa tamang posto na magahanap po at magapatuloy ng gawain mo na kanyang pong naiiwan. Talaman po na rin Diyos sa lahat ng ito. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Well, what's the right kind of church? At ano nga ba ang inaasahan ng Panginoon sa Baptist Church na kanyang itinayo at binigyan niya ng pastor at ng miyembro. Now, in 2 Timothy chapter 4, verse number 2, ibig ko po na ito po ay maging personal lesson din para sa iyo na lagi mong pabalik-balik. Ano? Okay, number one, okay, this is a place where, number one, the Word of God is preached. Alright? Itong church na ito ay kinakailangan talaga na this church must be a place where, number one, the Word of God is preached. Alright? Hindi dito pinag-uusapan hindi dito talagang pinag-uubusan ng pansin ang aksyon pa naman ang tungkol sa politika, ano, o kaya ang paglagay ng basa. Ito po yung church na kung saan ang salita ng Diyos ay talagang purong ipinangaral. Alright? Maaring may balitang balikin, maaaring may mga kaganapan na mga kaganapan na pinag-uusapan, pero pagkatapos na naroon ulit ang salita ng Diyos ang siyang kapatibay sa kanyang mensahe. Amen? Hindi mahalag nito yung opinion ng tao o yung paniniwala na ang mahalaga rin ay what? Ang salita ng Diyos ay talagang napapakinggan at napabasa ng tao. In 2 Timothy chapter 4 and verse number 2, hindi po ang sabi ni Pablo kay Timothy, preach the Lord. Oh, amen? 2 Timothy 4:2. Timothy, no? Kaya ito ay
center. Ito ay Bible center. Bakit? Ano yung ibig sabihin ng Bible center? This is a place where the Word of God is what? Yes, ipinangaral, ipinipreach. Ngayon, sa anong paraan dapat ito preach? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Ha? In season? And out of season? Ano ba? Sa anong paraan pa? Reprove? Review? Exhort? With all long suffering and what? Doctrine. Alright? Hindi basta mabasa, hindi basta ipangalan, hindi ipinapaliwanag, naiintindihan ng tao. Amen? May focus. Okay. Oh, nakapagpilin ba si Barbie na? Oh, makalimutan mo na. Sorry pa din ba? Excited ako na. Schedule na yun eh. Dadala ko nila balita. Sorry. Okay. Kaya in season, in out of season. Alright? Hindi lagi maganda ang pakalimutan ng preacher. But we must preach the Lord. Amen? Eh? O hindi lagi na maganda ang panahon. But we must preach the Lord. In season, in out of season. Alright? Then reprove. Kapag ka sa preaching, reprove. Manaway ka. Mabigay ng comfort, mangaral ka, with all long suffering and doctrine. Bisyo, tama ang doktrina mo, tama ang aral mo. Amen? Hindi ka basta huhugod lamang ang dalata. Alright? Yes. Okay, this is a place where the Word of God is preached. Alright? Binanggit ko sa inyo misa, talagang totoo nang nangyari. Maraming mga church ngayon, they don't want to hear the Word of God preached. May mga simbahan ngayon, may mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano sa Lord, hindi na nila gusto mapakinggan ang salita ng Diyos na pinangaral. Sa halip, sila may dumadalo sa kanilang mga churches, may fellowship, alam nyo, for what? Dahil lamang sa mga awitan, sa praise and worship, sa concert, sa drama. Okay, but not very yung preaching ng salita ng Diyos. Ha? No, anong dahilan? Bakit sinabi ng Biblia na hindi na nila kaya na ayaw nila yung pakinggan? Dahilan, because they cannot handle the Word of God. Sapagkat talagang masakit ang salita ng Diyos. Yes, talaga yun. So, naman, duway buhay, matalas, kaysa sa araw, kaysa sa double blade na itak. Alright? Binanggit ko minsan, no? Real Baptist Church have always had the pulpit centered before the people. May mga churches, kasi may mga churches na wala na pulpit. May upon yung pastor, may mga preach. That's bisa sa halata pulpit, talaga yun na yung maraming ginagamit Diyos sa kuhay. Pinalaan. Wala na, minsan, kung may pulpit man, nasa tabi. Pero sa totoong Baptist Church, ang pulpit lagi nasa gitna. Bakit? Ano na yan? Because central to all that happens in real Baptist Church is the preaching of the Word of God. Ito yung pinaka-importanting bahagi ng pulitipo. Okay? Ito na yung pinaka-ultimate, pinaka-final. Maaaring tumaba ang kantahan, maaaring meron konting skit, maaaring meron mga bagay-testimony, pero ang pinaka-sentro ng lahat, ang pinaka-importante sa lahat is what? The preaching of what? The Word of God. Amen? Doon talaga nag-pray ang Pastor Lord, hinihiling ko na ihanda mo po ang puso ng bawat miyembro. Pero hinihiling ko po na walang miyembro, walang tao sa aming church na lalabas na hindi nakatanggap ng salita ng Diyos. Naroonan talaga yun. Huh? Alright, ito ang pinaka-sentro ng pag-itipon. No? Kaya marapat lang talaga na bawat miyembro, dadalo siya sa church, nadalo siya expectation na
mapapakinggan ko ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nagpupuli ako na may dala akong salita ng Diyos. Kaya nga, sinisiguro din ang pastor na lahat ay nakabasa ng Bible at pag binabasa yung pastor, binabasa mo rin. Amen? Amen, Christian? Pero yes, the church must be a place where the Word of God is preached. Ito yung pinaka-sentral ng pagtitipon. Ito yun. Kahit merong fellowship ang mga, may ang couple fellowship, may Bible preaching. May fellowship ng mga people, meron din Bible preaching. Amen? Kahit yung mga bata din sa loob, meron din sila yung Bible lesson. Number 2, Colossians chapter 1, verse 13 to 18. Colossians 1, 13 to 18. Colossians chapter 1 in verse number 13. Alright. Tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, sa Bible, who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have what? Redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Okay? And according to verse number 18, kaya lahat, ready? And He is what? He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things, that He might have what? He might have the preeminence. The word preeminence means supremacy. Okay? Sa lahat ng gagawin sa church, si Kristo ang dapat na mag-glorify, maitaas, at mag-bakila. Ano yung pangalawa? Ha? Ang tunay ng Church ng Panginoon. Number two, okay, si Kristo ang siyang pinaka-center din. Una, Bible center. Pangalawa, it's a Christ center. Ibig sabihin, Jesus Christ is exalted. Ha? Jesus Christ is exalted. Alright? The Church of Christ must be a place, ha? Must be a place where Christ is exalted. Walang ibang itataas, walang ibang dadakilain. Amen? Kundi si Kristo lang. Siya ang layunin ng iyong pagparito. Hindi sa kanya sa anong bagay. Okay. Sa mga pag-aawitan, siya ang taas. Mag-isa sa testimony, kaya ang nagtataas. Sabi nga, pagka mismo ang pagkakit na testimony ng mga charismatic, mga Pentecostal, ang bida yung nagte-testimony. Diba? Siya ang bida. Okay? Kung gaano siya kasama, lahat ng bishop niya daan ng daan, lahat at natigman. Madaguli siya naman nakita. No, hindi gano'n. Ang tuloy kong testimony, si Kristo lang siya napapapulihan. Siya ang bida. Amen? Amen? Dito na. Kaya, this must be a place where Christ is exalted. Alright? Anong dahilan? Okay? Anong dahilan? Bakit si Kristo lang dapat na na-exalt? Tandaan niyo po, number one, because He is the Redeemer. He is the Redeemer. Siya ang sa atin tumbos. Amen? Oh. Alright. Ano sa Colossians 1:14? In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Na sa Kanya, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Na siya kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito mga kung hindi ka natubos ng kanyang dugo, walang galing lang para magpalito ka. Hindi ba? Paano magpupuri? Kung hindi mo naranasan ang mga nagagawin na talagang katubusan ng iyong sala. Ha? Kaya pangalawa, bakit siya dapat
taas. Number two, because he is God in the flesh. In verse 13, siya yung ating Redeemer. In verse 15, siya yung Diyos na nagkakawang tao. Alright? Sabi sa verse 15, who is what? Who is? The image of the invisible God, the firstborn of every creature. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen? Yung Diyos na hindi nakikita, nakita ng tao. Yung Diyos na hindi mo mahawakan, nahawakan ng tao. Amen? Yung Diyos na walang kamatayan, nakaranas mamatay. Yung Diyos na Espiritu, nagkaroon ng lamang at ng dugo. Amen? Amen? Dahil tigas, maunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos. Dahil tigas, naunawaan mo yung malasakit ng Diyos. Nanaap siya, nagkatawang tao siya. Namatay siya sa kusang gubali. Bakit? But the way for God, so let the Lord. Kung hindi ito nangyari kay Kristo, hindi mo maunawa kung ano ibig sabihin na ako'y inibig ng Diyos. Pinaunawaan mo. Amen? Amen? Naunawaan mo. Kasi may katibayan ng Diyos, napatunayan ng Diyos na inibig ka niya. Bakit namatay siya para sa iyo? Amen? 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 Yes, He is God in the flesh. Alright? Then, He is the Creator. Lahat ng mga bagay na ating nakita, Siya ang lumikha. Hindi mo, 16 to 17. 16 to 17. And He is what? He is before all things. Siya yung una sa lahat. Hindi Siya created being. Hindi Siya kasama sa nilikha. Bakos Siya is siya una sa lahat. Amen? And by Him, all things what? Consist. Number 18, okay? And verse 17, ganun na. Please, for all things, and by Him, all things consist. Alright? Siya ang Creator. Alright? Then, number 2, ika-apat, He is the head of the church. Ilagay niyo po, He is the head of the church. Siya ang ulo ng church. Okay? The head. Ang church ay kanya. Ang church ay siyang nagtayo at ang church ay kanya. O kaya nga sabi ko rin na hindi tayo naniniwala sa Pope. Ha? Wala nang pinakamataas pa kay Kristo. Amen? Amen? Amen. O, siya ang great shepherd. Ako ay under shepherd. Alright? Walang iba na magdidikta sa Church ni Kristo. Amen? Wala tayong gagawing batas sabagat meron ng batas bigay ang Panginoon. Ito yung New Testament. Okay, He's the head of the church. Kaya nga, the church is not about me and it's not about you. It is about Jesus Christ. Yeah. Diba? The church is not about me and it is not about you. It is about Jesus Christ. Amen. Alright? He ought to be exalted in every preaching. He ought to be exalted in every song. Yeah. Yeah. Amen? Talagang nakalimutan yung marabi. Talagang nakalimutan yung pagkakabili na ko. Anong klase ng kanta? Gusto ko lagi. Christ exalting. Basta Christ exalting. Amen? Amen? Basta ipawi kayo ng babang, yung binabalik yung kanyang pangalan. Pag-inag ko sa inyong misan, ako'y bago pa naman member ng church, meron ng special number na namin. Takot ay nasa isip lamang. Ano ba yun? Tekurita? Bok? Ito na kami kanta, kanta ni Kurita. In winter, may konting Diyos, kala nila pwede na, hindi ka naman. He ought to be the subject of every testimony and Sunday school lesson. Yes, Christ, okay, yes, Christ is to be exalted. Huh? The church must be a place where Christ is exalted. Alright?
Okay, nalala ko yung mga kung tawagin ni contemporary church ngayon na ito ay ang tawag sa mga modern church ngayon ay seeking sensitive church. Okay? Kaya dalawang klase ng church ngayon, ha? Seeker sensitive at saka yung sa Christ sensitive. Nung tayo ay Christ sensitive, lagi ang isipin, pinakikiramdam natin at inaaring natin kung ano ang gusto ni Kristo na gagawin sa church. Pasi yung seeker sensitive, ito po yung ano ang hinahanap ngayon ng tao sa church. Tawag niyo ba ako? Ano ang patok ngayon? Ha? Ano ang gusto ng mga kabataan ngayon? Para doon sa ano ang dapat namin ibigay sa mga young people para sila yung mag-church ngayon? Yun yung seeker sensitive. Pero hindi nararapat. Alright? Tatanda po natin, pagka nagpastunay ang pangyayon mo, ang importance ay ang aking pangyayon, hanapin mo kung ano yung nakalulubog kay Kristo. Yun ang gawin mo. Bahala siyang bang-invite ng tao. Yun ang totoo eh. Ibigay mo, gawin mo, yung gusto ng Panginoon, at siya ang bibigay ng tao sa iyo. Okay? Kaya the church must be what? Must be a place where Jesus was exalted, na itataas na nadakila. Remember sabi ng Philippians 2, 5-8? Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, iluluhod ang lahat ng tuho na nasa langit, nasa kabalang lupa, at maging nasa ilalim ng lupa. Pagkumbagay, makikita mo sa church ng Panginoon, alright? At nararapat na mangyari sa church ng Panginoon, so, it must be a place, number three, it must be a place where the Spirit of God is present. The church must be a place where the Holy Spirit is present. Alam mo yung sabi niya sa church habang spiritual. Kapag nagtitipon-tipon ka sa church, ikaw pastor, at napatid mo na wala ang presensya ng Holy Spirit, i-cancel mo ang church. I-cancel mo ang service. Alright? At pag dumating yung kanyang presensya, tsaka lang kayo magtipon-tipon. Ang kanyang ipinagpwede siya. Walang halaga ang critical kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Amen? Siya yung oil sa makina. Amen? O siya yung bibigyan ng apoy. O rin alam nyo, sa tabernakulo, maging sa templo, matinayo, isa sa batas dito ay kinakailangan yung hindi umamatay yung ilaw doon sa lampstand. Kaya isa sa trabaho ng high priestess war, babantayin niya yung oil. Kapag yung oil malapit na matuyo, lalagyan niya lagi ng oil para lagi nag-apoy. Doon po yung malin, ha? Yung oil ay lumalarawan sa Holy Spirit. Alright? Now, in 2 Corinthians 3, verse number 17, 2 Corinthians 3, and number 17, Second Corinthians 3:17, ready? Basa. Now, the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, that's what? There is liberty. Okay? Ha? Kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang liberty. Yes. The church ought to be alive with the presence and power of the Holy Spirit. Amen? Amen, isa? Amen. Naman, hindi ko tumutan, no? Okay, Bible study ko rin. Ito rin po sa Roman chapter 8. Bible study ko, ha? Roman chapter 8. Ito rin po. Ang isagawa rin ng church, ha?
sa magtuturo ng Sunday school, maging sa art as a ministry, maging sa mga sumusundo, maging sa mga Bible study, okay? Sa lahat ng ministry ng church, okay? Hindi ito nararapat na gagawin natin sa makita ng dama. No? O sarili mong kakayahan, o galing, o talino, o sarili mong personalidad. Kung yun ang nakapatakbo ng ginagawa mo, o nasa personal na memory, ready? Basta, so they that are in the flesh, kaya po, pagkakas. Kaya po, cannot please God. Kita nyo? Yung energy ng flesh ay hindi kaaya-aya sa Diyos. Bakit? Anong dapat? Anong dapat? Ang hindi ng Diyos, kung aawit ka, umawit ka through the power of the Holy Spirit. Ang hindi ka sabi? Magtuturo ka na sa school, magtuturo ka ng bata, magtuturo ka sa business plan, gawin mo ito through the energy of the what? The Holy Spirit. Amen. Kung ito ay sasabihin mo kaya kakayahan, ano sa nga po? Hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Yes. Nakatingin mo ba? Kaya nga, the church must be a place where the Spirit of God is present. Kaya magsisimula ka sa ministry mo? Pagsisimula mo lang ang ministry? Ha? Pupunta ka para dumulog ka sa choir? Pupunta ka para maghanda ka ng bata? Mag-pray ka na. Hindi mo pa rin. Oh, Holy Spirit God, puspusin mo ako. Bigyan mo ako ng kapangyarihan mo. Amen? Ba't gito mo, Lord, naniniwala? Lukos ako naniniwala. Sa sarili ko lang, wala akong magagawa. Amen? Kaya tama, tama ang sinabi mo. Without me, you can do nothing. Kaya Lord, sa oras na ito, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Puspusin mo ako para magawa ko yung nais mo. Yes, sir. Amen? Bakit? Ano ulit ang dahilan? They that are in the flesh, so then they that are in the flesh, katakas, cannot please God. Ano lang nakakalugod sa kanya? Gawin mo ang gawain niya sa magitan ng kanyang Espiritu Santo. Ha? Kaya the church must be a place where the Spirit of God is present. Alright? Ha? The church must be alive. Ha? With the presence and power of the Holy Spirit. The services ought to be blessed with God's presence. Hindi ng laman, hindi ng emotion mo. Amen? Yes, amen. Kaya yung mga palakpakan, dundagan-dundagan. Ang tawag lang doon, show. Alamas lang yun. Amen? Hindi, alam nyo, sabi ng isang pastor, ang Holy Spirit ay sensitive. Ang Holy Spirit ay madaling mag-grieve. Pag nabing ka, quench not the Spirit of God. Ano pa? Grieve not the Spirit of God. Ha? Ang Holy Spirit ay tulad ng puso ng isang nanay, madaling magdamdam, madaling masaktan. At ito ay nahihiya. Kaya hindi po pwede mangyari na ang isang Kristiyano ay sasabihin niya, wala na ako sa sarili ko, hindi ko na alam, nagtatangis na pala ako. Kalokohan yan. Okay? O kaya, babaksak ang bigla, bumulagtakan, at ang kanila, nagpuspos kong espiritu. Nagbumulagtakan, nabulis-lisal ka na, hindi mangyayari yun. Hindi gagawin yung gift ng Holy Spirit sa'yo. Yes, amen? Amen? Because God is not the author of what? Confusion. But of order. Laging nasa order. Kaya wala kaguluhan. Ha? Kaya the church must be a place where, ulit number 3, pangalasan, where the Spirit of God is what? Present. Alright? Take a question. There is nothing worse than a dead church. There is nothing worse than a dead church. And there is nothing sweeter than being in a service where the Spirit of God is moving. Nakukundi ka.
sa mensahe, sa Sunday school pa lang, napipit ka na, napag-aaral din puso mo. Amen? Sa preaching, nahahamon kang mag-surrender, nahahamon kang mag-serve, nahahamon kang tumalikod sa kasalanan. Pero dito, hindi ito sa magitan lang ng preacher, kundi ito po yung pagkilos ng Espiritu Santo. Okay? So the church must be a place where the Spirit of God is present. Alright? Okay, number four. Ano pa ang makikita mo sa true church? At ano pang maasahan mo sa church ng Panginoon? Number four, the church must be a place, number four, where the people of God are passionate. Passionate. Sabihin ay maalab, masigasig, at masigla ang mga miyembro. Okay, this is a question. One of the characteristics, isa sa katangian ng mga miyembro ng New Testament Church, nakita mo sa dumako pa, ha? Is that they were passionate. Na? Sila po ay maalab, maninas, ha? Patungkol sa gawain na gawain maka-Diyos. Masigasig sila. Masigasig sila. Hindi mo sila kaya hagdanan. Okay? Sila po ay napaka-masigasig. Sila po ay napaka-maninas. For example, in Acts chapter 5, pakikita niyo po, lahat ng membro ay aktibong nakikibahagi para makapag-uwi ng kaluluwa. In Acts chapter 5, notice verse number 42. Kapagamigyan, and daily in the temple, and in every house, daily, cease not to teach and preach Jesus Christ. Lahat sila. Hindi naman mga apostol, hindi naman mga pastor, lahat ng membro ay walang pakid sa pagtuturo, sa Bible, at pati sa publiko. They preach Christ. Saan nga sila magtubo? Ang tibo, Acts chapter 5, tibo, Gawa 5, 43. Alright, in verse number 40, makita po ninyo, nasaksihan nila na ibinilanggo, sinaktan yung kanilang pong mga leaders sa church. 41, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. 42, kailangan, and daily. Tignan po yan? And what? Daily, araw-araw, and daily in the temple, ano pa? Ha? Every house, bahay-bahay, they cease not what? To teach, and preach Jesus Christ. Tignan po. The people of God are what? Passionate. What is it passionate? Ha? Maningas. Amen? Nag-aapoy sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Ano kasi ng passionate? Ha? Enthusiastic. Masigla. Hindi nalulumo. Amen? Hindi nalulumo. Ba't talaga kundi enthusiastic. Napakasigla. Alay. Okay. Matapang. Hindi nahihiya. Na magturo. Mangaral. Publicly. And house to house. Napagtungkol sa Panginoon. Alright? In Acts chapter 8, makikita po ninyo, ha? Sila po yung sinasaktan, ibinibilanggo, ha? Pinalalayas sa kanilang lugar. But pwede niyo, ha? Acts chapter 8, verse number 4. Pinagbabawal na po sila. Ha? Sinasaktan na po sila dito. Ha? But in verse number 4, kaya mo lahat. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Saan mo sila magtungo? Kanilang ipinangangal ang salita ng Diyos. Amen? The people of God are what? The people of God are what? Passionate.
Ito ang church ng Panginoon. Minsan, pausap ko si Noel, tsaka si Madal Rabin. Madal Rabin, Madal Rabin. Gawin mo ito, ha? Tapos si Galvin yung magagawa nito. Pag hindi niya natapos ito, ngayon, hindi mo na kayo magbabayro sa tabi. Ano naman, ha? Sabihin mo talaga, kailangan magawa ito. Pag hindi niya natapos yan, wala, hindi mo na kayo magbabayro sa tabi. Sinabi ko sa kanila yun, gabi, kinabukasan, alas 10 pa lang ng umaga, tapos ko yung pinagawa ko. Kaya, tinapos nila para makapagbayro sa tabi siya. Isipin niya, di ba? Naman, di ba? Siguro sa ibang Diyos, ay, salamat mo. Pani ba? Salamat, pinipuli ka mo. Hindi. Kaya makikita mo talaga ito mga tao mo ito. Amen. Amen? Amen. Tuwing na natin yung ERT ngayon sa mga Bible study, puno. Amen? Kahapon nga, kasama ko si Justin, kahit Justin, ako sa may anak ng pastor. Huh? Nasabi si Justin, ilan kayo sa why may it so winning? Sabi ko, 41 lang. Ha? Kami, 1? Nagtotoo. Nahanahan natin siya. Kwento sila ng anak ni Pastor. Nahanahan yung anak ni Pastor. Of course, alam natin na hindi yung gawa ng tao, gawa ng machine. Amen? Amen? O, ang mga tao na talaga ngayon, talaga masigas eh. No, nung Monday ba yan? Nung Monday, naroon ako sa Masapa. Akala ko pwede nakarin mula sa labas. Mahaba pa lang nakarin doon. Mahaba, ang bihira. No? Pag ikaw ay tutulog-tulog, mahuhulog ka sa tubig, ano? No? Oh, isipin mo yun. Ha? Makakatawa naman. Pagdating mo, may naghihintay na sa Bible study, di ba? May naghihintay na. Mayan yan, puno mo yung bahay. Lahat nakikinig. Amen? Bigyan ko ng invitation, bigyan ko ng invitation, lahat. Gusto mo man maligtas, lahat. Gusto mo save. Amen? Kung sige mo yan. Okay. Sa mga si Paulo, tsaka si may tinanong ko, di ba? Tatlo. Kung save daw. Na mag-invitation ng preservation, taas na ng kamay. Di ba? At iligtas na, ito sulit eh. Kaya, member ko sa Emmanuel, pero nung pagbalik mo sa gusto, tumulog ka na sa vision. Ang pasalamat, nasipin na yung Emmanuel. Kaya, yung mga tao, yung mga kasama, may kanya-kanya na tao, nakalikala ka sila. Ito ang Church of Jesus. Amen? Ang mga miyembro iwa, passionate. Masigla, masigasig. Gusto lang mag-share ng gospel ng Panginoon. Kaya minsan ano, minsan nangyayari pa nga. Noong tuwing Saturday, isa sa naging burden ko nun eh, saan ko ilalagay ang mga tao? Lagi pala yung sumasampag sa Sabado. Tingin mo, ganun ko saan ko nagdadalong mga tao ko ngayon. Salamat sa Lord. May kanya-kanyang areas. May kanya-kanyang area. Kaya, yung pinag-prepare natin, nabigay ka ng Lord na maraming tao sa akin, talagang ibinigay ng Panginoon sa akin. Kaya, pero sa Lord, samantalahin natin yun. Binuksan ang Diyos ang pintuan na ilagay mo. Samantalahin natin. Okay. Yes, because the Church of God, must be a place where God's people are passionate. They're passionate. Alright? Their great purpose and passion is to tell others of the risen Savior. Kaya nga, parang hindi mo rin makikita sa ibang Diyos. Salamat sa Lord. Alright? And then number 5, Titus chapter 1 and verse number 7.
And the church must be a place where the word of God is preached. Pangalawa, Christ is exalted. Pangatlo, the Holy Spirit is present. Gumagawa ang Holy Spirit. Alright? Amen? Okay. Isipin mo lang, papasok pa lang ang bisita, papasok pa lang nito, alam mo niya, naroon na yung presensya ng Panginoon. Amen? Sa Sunday school, ando na. Diba? Namuhusat ang Diyan sa bawat lesson. Yes. The church must be a place where the Holy Spirit is present. Hinihiling yung kanyang blessing. Hinihiling yung kanyang power. Naniniwala ako, may tuturo na sa sarili niya, wala siya magawa. Kung hindi sa kapangyarihan, nagulot ng Espiritu Santo. Maging sa akin. Amen? Nakakaradala ka ba na umaawit pa lang ang choir, umaawit pa lang ang special member? Nagbubusog ka na. Amen? Nakakaradala ka na. Listen, yun yung power, yun yung pagkilos ng Espiritu Santo. Okay? Hinihintay mo yung lesson. Ha? Sunday school, nabubusog ka na, natututo ka na. Mabangal mo na, yun ang power ng Holy Spirit. Sa preaching, nakikita mo sa sarili mo. Hindi ang sinunod tama. Amen? Amen? Nagsusurrender ka, nagpapakababa, at tinatanggap ka isang kasi tinatanggap mo yung isa yun, para sa akin yun. Akin yun. Listen carefully. Okay? Hindi yun mangyayari kung hindi sa Espiritu Santo. Kapag sa preaching ay galit ang nangyari sa'yo, galit ang nangyari sa'yo, okay? Sa halip na magbinuka, lamang yun. Amen. Okay. Number 5, Titus chapter 1 and number 7. Titus chapter 1 and number 7. Tayo na, for Ephesia must be blameless as the steward of God. Alright? Steward of God. Okay, number 5, the church must be a place where, the church must be a place of stewardship. Stewardship. Also in 2 Corinthians 4, 2, okay, 1 Corinthians 4, 2, 1 Corinthians 4, 2, 1 Corinthians 4, 2, moreover, it is required in a steward, steward, that a man be from what? Faithful, alright? Yes, a place of stewardship. The church must be a place of stewardship. No, steward means, what is the steward? Steward. Katiwala. Tagal, di ba? In English, manager. Tatama, ito yung owner sa manager. Yung owner siya may-ari. Amen? Yung owner may-ari. May-ari ng kumpanya aalis. Pupunta sa malayong lugar. Magtatagal ng mga 2 taon. Pero bago siya umalis, meron siyang katiwala na sabi, ikaw ang mamahala ng kumpanya habang wala ako. Ikaw, ikaw ang mamahala. Pagbalik ko, tsaka tayo magtutuos. Amen? Amen? Sino yung manager? Yung manager, kanyang pamamahalaan yung pag-aari ng iba. Amen? Ang Catholic Bible Baptist Church ay pag-aari ng Panginoon sa Kristo. Ako ang kanyang manager dito. Diba na kasi? Tena? Oh, alright, ganun din ikaw. Ha? Maganda kang umawit. Meron husay sa musika. Pinagtiwala ang kanya ng ganyang kaloob. Kaya siya may ari niyan. Okay, di ba ba? Tena kasi? Tena? So the church is not only a place para maging membro ka, para dumulong ka, kundi it is also a place to serve. Binigyan ka ng ganyang kaloob para ipaglintod mo sa kanya. Amen. Amen. Amen.
nggak punya tinggal rumah tanah. No, oke, okay. Alright, oke. Okay. Kaya importante, no, sa bawat miyembro to understand their spiritual gifts. Okay? And spiritual gifts are the means by which God equipped each believer to serve. Kaya nga, gamitin yung kaloob na nasa iyo. Huwag mong ibaon sa lupa. Amen? Huwag mong sa lupa. Okay? Bigyan kanya ng kakayahan umawit. Bigyan kanya ng kakayahan sa musika. Okay? Mahalaga, gamitin mo yan para sa Panginoon. Alright? Ngayon, paano kung malaman ang aking kaloob? Listen, the particular burden you have is a good indication where you ought to be serving. Gusto mo magturo? Dahil, of course, pag gusto mo, mag-i-engage ka, meron kang gift ng teaching. Gusto mag-preach, o meron kang gift ng prophecy or preaching. Okay na? Okay, dito mo yung gagawin, dito mo po yung gagawin sa church. Alright? Ang point is what? Every Christian should be serving their church. Alright? At kailangan ng church ang iyong servisyo. Alright? Binigyan kayo ng ganyan na kayaan para gamitin mo sa kanya. Okay? Katiwala lang, Diyos ang may-ari, at isang araw mo lang yan, pagharap mo kay Kristo, ipagsusunod mo sa kanya, lahat ng kanyang ipinagkatiwala sa iyo. Amen? Ganun mo yan. Sarap yung meron ka, bahay, sarap yung katiwala ka. Kanya yan. Alright? Nasa mo gagamitin yan sa church, sa kanya. Ha? Kaya nga, the church must be a place where, ano yung number one? Where? Number one? The word of God is what? The word of God is what? Preach. Kaya nga, siguraduhin niya, ha? Sa tuwing matuturo ka ng Sunday school, matuturo ka ng Bible study, be sure na ang salita ng Diyos na ipapangaral mo. Amen? Amen? Na ipapangaral mo. Ginagamit ko talaga. Ha? Na itatali mo sa puso ng bawat isa. Siguraduhin mo. Alright? Ha? At ipapetre mo natin. Lord, I pray na lahat ng makakapakalig dito pagkatapos namin ay makapagsabi ko sa lahat na napakinggan ko ang salita ng Diyos. Halimbawa, the church must be a place where what? Halimbawa, where? Christ is what? Exalted. Ha? Si Kristo ha? Natataas, napaparangalan. Tena? Sa awitin, sa pagtuturo, sa preaching, siya ang napaparangalan. Magka, sa gifts na meron ka, siya ang nagdadakila. Tena? Yung bang ginagawa ko ito para kay Kristo. Amen. Aawit ako para sa Panginoon. Magtuturo ako para sa Panginoon. Tena? The church is exalted. Ipangalo, the church must be placed where? Panahari, where? The Holy Spirit is what? Present. Amen? Kumikilo siya. Ipangalo niyo? Where the Spirit of God, that is what? Liberty. Tika, ano yung liberty? Malaya. Nakakilo siya. Amen? Amen? Nakakilo siya ng malaya ang Espiritu mo. Okay, pwede mo naman kalimutan. Okay. Well, the Spirit of God, there's liberty. Ano ba? Bakit may pinapakita sa malaya siya ng nakakilos? Oo. Kasi minsan, hindi siya makakilos kapag mayroong kasalanan sa gitna. Amen. Ang paganda, grieve not the Spirit of God, but when you are sealed. Nagpagkasi, kapag siya mapipigabi, is makakilos. Amen. Bakit niyo pa ako? May alitan, may atawad, may awis sa Diyan, wala sa liberty, hindi siya makakilos. Bakit niyo pa ako daw? Oo. Hinamang pag-misan na mag-surrender, hinamang pag-ahamang pag-misan, na pag-big ka-misan, mag-surrender ka, pero hindi mo ginawa, hindi siya kikilis ulit. Kasi hindi mo pag ginagawa, hindi mo naging panawakan sa'yo. Amen? Kaya nga, di mo din. Okay. Misan kasi, nag-pray ka, hindi mo naiintindihan siya sa sabi mo. Iba na rin? Misan, meron prayer na Lord, ay pray na, alisin mo po yung bawang hadlang.
sa ganong paraan ang salitang Himalayang may bahaya. Sabi mo, kasi ang hadlang, permission, ikaw ang hadlang. Pag-ibaba, huwag kang maging balalik sa pagkilos na Espiritu Santo. Amen? Amen, Christian? Okay, don't forget. Ano ang turo sa atin ng Panginoon? Sa Psalms 66:18, ano ang turo sa atin ng Panginoon? If I regard? Okay, ito mo. Kung nagpepe ka, puspusin ka. Pero kung meron kang itinatayang kasalanan, paano patuligan? So, hindi siya makakilos. Amen? Kaya ang ating prayer is what? Lord, I pray. Lagi mo, bigyan mo kami lagi ng malinis in the church. Walang palakit, malaya ang makakilos sa aming gitna. Amen? Oh, so, the church must be a place of what? Pangarap po. The church must be a place where? Number three? The Holy Spirit is what? Present. Malaya siyang gumagawa. Malaya siyang nakakilos. Okay, and ipulit, the church must be a place where, ang pangulit, the people of God are what? Passionate. Ha? Huh? Ano yung passionate ulit, Bruce? Ha? Huh? Enthusiastic? Ano pa? Fervent. Maninas. Masigla. Amen? Masaya ang bawat membro. Masaya ang bawat membro naglilingkod. Amen? Masaya ang bawat membro dumadalo. Sino ba? Passionate. Amen? Pag binigyan mo ang trabaho, masaya ang membro dumadalo. Amen? Di ba? Masaya sila. Ikaw ang magtungo ng barong sa ito. Okay! Okay! Ikaw ang magtungo ng kay barong. Oh, po! Tungo ako. Amen? Passionate. Yun yun. Kumanta ko eh. Yes, kumanta ko. Ay, ka lang practice. Passionate. Eh, tumula ka. At kamang talagang po ako. Passionate. Pareho ba yun? Ay, amen? Amen, Christian? Passionate. Nag-aalag. Hindi ba? Masigla para sa Panginoon. Okay, tayo natin ito ngayon. Ito na lang yung ito.